Hi guys, welcome back sa YouTube channel ko. So for today, ituloy natin yung discussion natin ng pre-calculus. Ito yung mga mas marami pang mga problems with regard dun sa ellipse natin. Pero before that, shoutout muna kay Hazel Mendoza at saka kay Movie Maker 2020. Thank you so much mga lodi sa patuloy na pag-support sa channel natin. And I always hope you all the best. Pagpalaan kayo palagi ni Lord. Okay? So before tayo mag-proceed dun sa mga sample problems pa natin, yung mga more applications natin, may i-remind lang ako sa inyo mga lodi na hindi ko na-discuss kahapon. So tandaan nyo, kapag ellipse, ang keyword dyan, sum of it, of distances. So ang keyword is yung sum. Pag nakakita kayo ng sum of the distances, automatic ellipse na yan. Next, yung latus rectum, meron din tayong latus rectum for ellipse. Hindi lang siya for parabola. Meron din siya sa hyperbola, sa ellipse tsaka sa hyperbola. So sa ellipse, ang formula niya, same lang din naman sa hyperbola, that is 2b squared over a. Sir IJ, ano po ba yung latus rectum ng ellipse? Ang latus rectum ng ellipse is ito yung segment na perpendicular dun sa axis niya. So kung mapapansin nyo, gumawa ko dito ng line. So it is a segment passing through the focus of an ellipse, which is perpendicular to the axis. Diba ito yung axis natin, major axis. So ito yung tinatawag natin na latus rectum. So yun yung latus rectum natin mga lodi. Tapos, ang general form niyan is ax squared plus cy squared plus dx plus ey plus f equals 0. Such that yung a hindi equal sa c, pero they have same sign. Tandaan nyo yan mga lodi ha. Okay, so proceed tayo sa mga sample problems natin. So, in each of the following, find the equation of the ellipse determined by the given conditions. So number 1, hanapin daw natin yung general equation mga lodi. Okay, so the center lies at 2, 0, the focus is at 5, 0, and binigay na yung value ng B is equal to 4. Ang B is yung semi-minor axis natin. So first step, ang pinaka-best way niyan mga lodi, is plot mo muna yung mga given coordinates. So kung mapapansin natin, ang 2, 0 is nandito. So ito yung center natin. Tapos yung 5, 0, nandito. So tandaan nyo mga lodi, kung nasaan yung center at saka kung nasaan yung focus, that will determine ano ba yung major axis natin. Horizontal ba yan o vertical? Since nagbago tayo horizontally, pag ganyan yan mga lodi, therefore this ellipse has major axis horizontal. So ganun siya mga lodi. Next, tandaan natin na ang distance ng center patungo sa focus is equal to c. Di ba mga lodi? That is the half of the distance between the two foci, or that is the c. So ito 2, ito 5, therefore this is equal to 3. Ulitin, baka hindi na gets, bakit naging 3? 5 minus 2, 3 na yan mga lodi. Okay? Next, meron tayong b, meron tayong c. Ano next natin madedetermine? Tama lodi, yung a. Ano yung relationship ng a, b, and c? We have a squared equals b squared plus c squared. So ano na mangyayari? So ang a natin, hindi natin alam, pero makukuha natin yung value ni b. Ano yung b natin? 4. I mean, given siya. Yung c natin ay 3. So solving for a, we have 5. So ang hinahanap, general form. Ibig sabihin, dapat ganito yung form natin. Ang standard form kasi is yung center radius form. So paano natin kukunin ngayon yung general form nito, Sir IJ? So ipagpagpatuloy natin dito sa kabila. So ano na mangyari dyan, mga lodi? So para malaman nyo yung equation niyan, so ang equation niyan is x minus h. Bakit x minus h ulit? Kasi nga, tama ka dyan, lodi, major axis natin horizontal. So ang kapartner ni x yung a. Kapag vertical, ang kapartner ni y yung a. Ganun siya, ha? Tandaan nyo, kung ano yung malaki, yun yung kapartner ni a. So we have, ano mangyari dito? X minus h, lagay muna natin, squared over a squared plus y minus k quantity squared over b squared is equal to 1. Ang h natin is etong 2 kasi ito yung hk natin. So we have x minus 2 quantity squared all over a is 5. So that is 5 squared plus y minus 0. So we have y squared na lang all over b squared, which is 4.
So that's 4 squared is equal to 1. Ang 5 squared ay 25. So pwede mo siyang palitan ng 25. Ang 4 squared ay 16. So ano na mangyari, Sir IJ? Eh di ang gawin mo, kunin mo yung LCD. Ano LCD niyan? That is 400. 400 divided 25, that's 16, multiplied by x minus 2 squared, plus 400 divided 16, that's 25, equals 400. And then, squaring binomial, so we have x squared minus 4x plus 4 plus 25y squared is equal to 400. So we have 16x squared minus 64x plus 64 plus 25 y squared equals 400. Ano ba yung general form, mga Lodi? Tama. Dapat equals 0. So we have 16x squared. Next natin yung y squared plus 25 y squared minus 64x. Wala tayong y. 64 minus 400 minus 336 is equal to 0. So ito na yung magiging final answer natin, mga Lodi. Ito, 16x squared plus 25y squared minus 64x minus 336. Okay? So kung gusto nyong kopyahin, walang problema. I-post nyo lang yung video. And then try pa tayo ng isa pang problem. So kapag after nitong isang problem natin, yung susunod nating discussion is application naman ng ellipse. Ano ibig sabihin ng application, Sir IJ? Ito na yung parang in terms of situational, yung mga problem solving. Ano ba yung mga pwedeng i-sample dito sa ellipse? So yun yung di-discuss natin after nito. So yun yung next video natin. Okay, so another problem, mga Lodi. So burahin ko muna lahat to, para at least ma-maximize natin yung space. Okay, so yung isang problem pa natin today is ito. Basahin ko, mga Lodi, ha? Kasi paano kung ganito yung pagkakasulat ng tanong? Listen carefully. Find the equation of the locus of a point which moves so that the sum of its distances. So gawin natin ganito, mga Lodi, ha? Makinig maigi. Kasi for sure mai-encounter nyo to. So ano yung tanong? Find the equation. Sige, lagay natin dito. Find the equation of the locus, para at least may copy kayo ng tanong, of the locus. Although ang gamit ko rin naman yung calculus with analytic geometry by Thurman Peterson of a point which moves so that the sum of its distances. So, nakita nyo agad yung sum. Uy, automatic, Sir IJ, ellipse yan. Of its distances. The sum of its distances from the points. Okay, listen carefully, mga Lodi. May encounter at may encounter nyo to. 2,1 and 8,1 is 10. So, yun yung tanong natin, mga Lodi. Find the equation of the locus of a point which moves so that the sum of its distances from the point 2,1 and 8,1 is 10. So listen carefully. First step, ano ba yung definition ng ellipse? Ellipse is defined as the locus of a point which moves so that the sum of its distances from two fixed points is equal, and that distance or that sum of distances is equal to the length of the major axis, or that is 2a. So from that case, uy, may binigay na sum. Automatic 2a na yan. Ganun yung pinaka-basis niyan, mga Lodi. Therefore, a equals 5. Next. Ano yung dalawang fixed points? Yun, tama ka dyan, Lodi. Ito yung mga foci natin. So we have foci 1. Pwede natin sabihin na 2,1. Or pwede naman magkapalit. Okay lang. Ang foci 2 natin is 8,1. Okay? So, tandaan nyo yung distance between two foci, that is 2c. So, 8 minus 2, that is 6. Therefore, 2c equals 6. Ano value ng c natin? 3. Next, merong pang a, merong pang c. Ano makukuha mo? Tama, Lodi, yung value ng b. So, we have a squared is equal to b squared plus c squared. Ano yung a natin? 5.
equals b squared. Ano yung b natin? So we have, yun yung hinahanap natin, plus c squared, which is 3 squared. So solving for b, ang lalabas 25 minus 9, 16, b equals 4. Sir IJ, may kulang pa ba tayo? Meron pa, dalawa pa kulang natin. Yung center, pati yung axis natin kung horizontal ba o vertical. Yung center, madali lang yun mga lodi, pati yung axis. Paano natin kukunin yung center, Sir IJ? Okay, tandaan nyo. Ay sige, sa kabila na lang natin lagay. Eto, paano natin makukuha yung center, Sir IJ? So, para makuha yung center mga lodi, kunin mo lang yung midpoint ng foci. So, midpoint lang nito mga lodi. Tandaan natin ha. Ito is midpoint lang. Midpoint of the foci. So, kunin yung midpoint. Naalala yung midpoint formula? Average lang. So, we have. So, ano yung center natin? Average mo lang yung x-coordinate. So, that is 2 plus 8 over 2 comma 1 plus 1 over 2. Inadd ko to tsaka to divided by 2. Ganun din sa kabila. Therefore, ang center natin is 5 comma 1. Ang tanong, ano yung axis niyan, Sir IJ? Horizontal o vertical? Anong tinuro ko kanina? I-graph nyo para malaman nyo. So, saan ba yung 2-1? Yung 2-1, ito yan, mga lodi. Yung 8-1, ito. So, ang galaw mo, ito yung 2-1 natin, mga lodi. Ito yung 8-1 natin. Ang galaw mo, uy, horizontal. Kung nasaan nakalagay yung focus, it will also determine the axis. Therefore, tama. Horizontal yan, mga lodi. Okay? So, ano yung magiging equation natin kapag horizontal, Sir IJ? Edi, x minus h, quantity squared over a squared, plus y minus k, quantity squared over b squared, is equal to 1. Ano yung h natin? 5. Yung k natin? 1. So, we have x minus 5, quantity squared over a squared. Ano ba a natin? So, yung a natin is 5. So, that is 25. Tama? Plus y minus 1, quantity squared over. So, ano yung b natin? So, yung b natin is 4. So, that is 16 equals 1. So, ulitin natin. Yung a natin is 5. Nilagay ko lang dito. Yung b natin is 4. Yung nilagay lang natin dito. And then, kunin natin yung LCD. So, that is 400. Cross multiply. So, 16 times x squared minus 10x plus 25. In-expand ko na mga lodi. Plus 25 times y squared minus 2y plus 1 equals 400. Then, simplify natin. 16x squared. Tapos, ito, plus 25y squared. Negative 160x, negative 50y, 16 times 25, 400, may 400 ka dito, mawawala. Therefore, ang matitira na lang ay, plus 25 is equal to 0. So, ganun lang siya mga lodi, napaka-importante nung, ano natin, kung horizontal ba siya or vertical. So just in case, if you have questions or clarifications, huwag kayo mahiyang mag-comment mga lodi. Salamat sa patuloy na pag-support and I hope you all the best. Keep safe. Alam kong malalagpasan din natin tong COVID na to. Pagpalain tayo ni Lord. Bye-bye.